Pag sinabi kasi natin na Canada guys, ang unang pumapasok sa isip natin ay maganda yung buhay dito, ganyan, or mabilis gumaan or umangat yung buhay natin dito. Hindi ko naman kayo masisisi entirely dyan guys kasi almost lahat ng nakikita natin sa mga social media platforms, kahit nga dito sa YouTube channel natin, ay yung mga highlights ng mga buhay namin dito, which is talaga namang maganda. But in reality kasi guys, medyo mahirap din ang buhay dito sa Canada. Pero before kayo mag-comment guys na napaka-negative natin sa channel natin, eh let me explain kung ano yung gusto kong sabihin. So before kami pumunta ni Diane dito sa Canada guys, ang trabaho ko is a typical 8 to 5 job sa Philippines wherein nagtrabaho ko as auditor. So nasa office lang tayo, minsan lumalabas tayo sa field. Nakaupo tayo from 8 to 5, nagta-type, nag-a-analyze ng data, and yun lang, tipong puro mental lang guys yung ginagamit. And madalang guys ako magkaroon ng physical activity, like pag-gym hindi ako masyadong nag-gym, or hindi talaga ako nag-gym rather. And hindi rin tayo masyadong active sa mga sports. So basically guys, nung nandiyan kami sa Pilipinas, talagang 8 to 5, then uwian, tulog, tapos 8 to 5 ulit, uwian, tulog. Kaya naman nung na-approve na kami ni Diane sa aming study permit at open work permit, talagang pinag-isipan na namin guys, or pinag-usapan na namin na yung mindset namin pagdating dito sa Canada or pag-land namin sa Canada, kukunin namin guys kahit anong job na meron, mapa service crew yan, mapa cleaning job yan, mapa-add job yan, or snow removal, or landscaping. Kung anong meron guys, kukunin namin. Kasi hindi naman kami mayaman. So dapat pagdating namin sa Canada, kailangan na namin kumita kaagad. Kasi guys, paglapag na namin dito sa Canada, hindi na namin mapipigilan yung mga monthly expenses namin, gaya ng rent, food, transportation, at saka yung communication namin. Kaya simula pa lang ang mindset na namin, kailangan paglapag namin dito sa Canada, makakuha agad kami ng trabaho. Unfortunately guys, nung dumating kami dito sa Canada, ikasagsagan pa rin talaga ng pandemic dati. Actually, nung dumating kami dito, nag 2 weeks quarantine pa kami, required pa yun dati. So nahirapan din kaming humanap ng trabaho guys. So doon yung unang struggle namin, wherein na-stress talaga kami, na akala namin mauubos na or ma-exhaust na yung pocket money na dala namin. Kasi nga, gaya ng sabi ko sa inyo kanina guys, hindi kami mayaman and konti lang yung baon namin na pang-allowance. Mabubuhay lang kami dito for 3 months nang wala kaming sinasahod. And then yun nga, January 2021, luckily guys, nakakuha na kami ng trabaho ni Diane. So pumasok kami pareho sa Canadian Tire. Nagtrabaho siya as field crew and ako naman as parts associate. Basically yung trabaho ko doon, nagbebenta ako ng car parts sa mga customers. So na-enjoy ko naman yung trabaho doon guys kasi nga, doon din ako na practice magsalita ng English kasi lahat ng customer mo talaga English. Madalang guys yung Pilipino na magtatagalog. Actually kahit Pilipino sila, nag-English sila pag nag-order sila ng parts sa amin. Kaya lang medyo mabigat lang ng konti yung trabaho dito guys kasi literal guys na yung ibang car parts talaga dito is mabigat. Like yung tires, yung car battery, and yung mga rims. So medyo mabibigat siya. Individually guys, kayang-kaya naman natin siyang buhatin kasi nasa 5 kilos lang siya. Ang problema lang, kapag nagbuhat ka na ng 10 or 20 na ilalagay mo sa cart, medyo mahirap ng i-manage yung cart kasi mabigat, lalo na guys yung car battery. Pero guys, kahit nakakuha na tayo ng trabaho sa Canadian Tire, eh hindi pa rin tayo tumigil mag-apply as an accountant. So nag-a-apply ako guys sa Indeed, sa Jobbank, sa LinkedIn, and kahit nga sa mga Facebook jobs guys, ina-applyan natin yan basta makita natin bookkeeper. Kasi yun yung mindset ko dati, basta may makuha lang akong trabaho and continuous lang ako mag-a-apply for my desired position. Pero kasi hindi ako magsisinungaling, mahirap din talaga maghanap ng accounting job. Kaya nung patapos na yung first sem ko, wala pa rin akong accounting job. So pagdating ng April guys, ito na yung pumasok na yung unang diskarte namin. Kasi dito sa University of Lethbridge guys, kapag winter intake ka, yung susunod na intake mo is your schedule break. So pwede na ako mag-work guys ng full-time. Actually, hindi lang full-time, pwede ako mag-double job. So before nga matapos yung first semester ko guys, nag-apply na kaagad ako ng ibang trabaho para maging double job ko. So naka-part-time ako sa Canadian Tire, then naghahanap ako ng isa pang full time. So luckily guys, nakakuha ako ng trabaho sa isang furniture shop dito sa Calgary, and ang official title ko talaga doon is inventory controller. Kaya lang guys, ang naging trabaho ko doon is warehouse associate.
So as an inventory controller, guys, ang naging trabaho ko doon eh mag-unload ng truck kapag meron kami mga shipments, tapos i-rearrange yung bodega, make sure na naka-arrange siya by product number. So basically, guys, madali lang talaga yung trabaho, madali lang siyang gawin. Ang problema lang, guys, minsan mabibigat yung mga items. Sumaabot yan ng 100 kilograms up to 150 kilograms per item. Kasi guys, ito yung mga tabletop na ano, mga solid na tabletop wood. And doon ko talaga naranasan, guys, yung very physical na trabaho. Eh sabi ko nga sa inyo kanina, guys, doon sa Pilipinas, nasanay tayo na audit jobs tayo or office jobs tayo, wherein ibang iba, guys, in terms of physical aspect. Kasi nung auditor ako sa Pinas, guys, madalang akong gumalaw, nakaupo lang, pagtatayo, kakain lang, or magsi-CR, or mag-entertain ng customer. Pero dito, guys, talaga yung, as in, lahat ng muscles mo ata ay gumalaw. And ito na rin pala yung time na naka-double job ako. So ito pa yung isang nagpahirap sa akin kasi Tuesday hanggang Saturday, guys, nag-work ako doon sa furniture shop. Yung niya yung physicalan na pabibigat kasi almost twice a week or three times a week kami nag-unload ng mga truck. Eh lagi, guys, kapag nag-unload kami ng truck, meron at merong mabibigat na 100 kilos up yung timbang. Tapos kapag Sunday, Monday naman, nandun naman ako sa kanidyan, tayo nagtatrabaho sa auto parts. So nag-start ako, guys, dito sa double job na to nung mga end of April, nung after nung first term ko. Eh guys, wala naman akong choice kasi kung hindi ko siya gagawin, hindi ako makakapag-ipon ng pang-tuition namin dito sa Canada. So kailangan tiisin yung pagod, ganyan. So 7 days a week tayo nagtatrabaho. And okay lang sana, guys, kung hindi physical. I mean, hindi naman ako sana nagre-reklamo, guys, pero yun na yung pinaka-down na moment ko dito sa Canada. And minsan talaga mapapaisip ka na lang kung tama ba na pumunta pa tayo dito sa Canada, ganyan. Baka mas maganda pag sa Pilipinas lang tayo, siguro hindi tayo naghihirap ng ganito. Mga tipong ganong scenario. Pero kinaya naman. Kaya guys, ang may papayo ko na lang siguro sa mga katulad kong nasanay sa office job. Pagdating nyo dito sa Canada, guys, or before pa kayo dumating dito sa Canada, kailangan iset na ninyo yung utak ninyo na huwag kayo masyadong mag-expect and prepare for the unexpected or expect the unexpected, ika nga. Ayun, tiis-tiis lang, guys, and sa una lang yan, mahirap, and later on, magiging okay din ang lahat. So pagdating ng June 2021, ito na dumating or ito na yung turning point ng buhay namin dito sa Canada kasi at last, guys, nakakuha na tayo ng job order natin as a bookkeeper dito sa Berkshaw. So I'm very thankful, guys, dito kay Berkshaw kasi dahil sa kanya, guys, nakaalis ako doon sa furniture shop kasi syempre kasi sinisip ko dati kahit nahihirapan na ako, ayaw kong umalis kasi nga kapag umalis ako, maghanap ulit ako ng ibang trabaho. Eh hindi din siya ganun kadaling maghanap ng ibang trabaho dito, guys, kahit sabihin mo hindi tayo mapili. Medyo mahirap pa rin maghanap ng trabaho, kaya kung merong trabaho, grab lang ng grab. So yun nga, dahil kay Berkshaw, guys, nakapag-resign na ako dun sa work ko na yun sa my furniture shop noong June ng 2021. So yung sa Berkshaw na bookkeeper, actually ang hinahanap talaga nila is a full-time bookkeeper. Pero during that time, guys, alalahanin natin na pwede ako mag-work full-time that time kasi scheduled break ko siya from April hanggang August. So perfect timing lang talaga na pwede ako mag-work full-time for June hanggang August, and na-train nila ako during those times. Kaya naman, nung sinabi ko sa kanila na, boss, I will not be able to work full-time during my studies because my permit only allows me to work up to 20 hours per week. And luckily, guys, napakabait ng mga boss ko dahil naiintindihan agad nila. And ang sabi lang nila sa akin, as long as you can do your job or finish all your works within the deadline, eh okay lang daw sila. So ano lang nangyari after ko makuha yung trabaho kay Berkshaw? So nag-resign na nga ako doon sa furniture shop, guys. And continuous pa rin ako nag-work doon sa Canadian Tire for Saturday, Sunday. Tapos Monday to Friday naman ako dito sa bookkeeping job ko hanggang August, guys. Kasi pagdating ng September, pasukan ko ulit and part-time na lang ulit ako. And yun nga, sabi ko sa inyo kanina, pinayagan ako mag-part-time ng boss ko sa Berkshaw. And guys, everything naman is going well with Berkshaw. Actually, wala naman akong problema talaga sa kanila. Pero darating din talaga, guys, yung time na kailangan din yung mag-grow professionally and kailangan yung expand yung opportunities sa inyo.
Kaya naman guys, itong December 2022, nag-quit na ako and binigay ko na yung resignation letter ko sa boss ko. And napaka understanding niya and supportive as well kasi sabi niya sa akin, good luck to your journey and everything like that. And yan, kung may kailangan daw ako, tumawag lang ako sa kanila. Kung gusto kong bumalik, always welcome daw ako sa company nila. So after 2 years ng napakadaming ups and downs, mga struggles, sleepless nights, financial problems, and everything guys, papunta na tayo sa exciting part. Kasi this December 2022 guys, officially guys, tapos ko na yung program ko. So I'm done with my program and right now I'm applying for my postgraduate work permit na. So dito na tayo sa part wherein hindi na tayo masyadong may stress sa financials, lalo na sa tuition fee. Ang isipin na lang natin ngayon is paano magbabayad ng utang sa Pilipinas. So para sa mga nag-iisip guys or nagbabalak na pumunta dito sa Canada and nag-iisip pa lang kung maganda pa talaga ang Canada, ang sagot ko guys, yes guys, totoong maganda sa Canada, pero you need to be prepared. Kailangan maging matatag kayo and hindi kayo basta-bastang sumusuko. Pero guys, based sa experience namin, talagang mahirap siya sa una, pero at the end of the day, sarili mo lang din talaga magiging kalaban mo dito. So you need to set aside your ego guys and lulukin yung pride nyo. And syempre guys, magpakumbaba kayo and magtiis lang kayo. Be patient lang lagi and always be grateful guys sa kung ano man ang meron kayo ngayon. And guys, tiwala lang, darating din kayo sa point na masasabi nyo na nagawa ko. It's all worth it at the end of the day. So, bakit nga ba ako nag-quit? Sabi ko nga sa inyo kanina guys, kailangan din nating mag-grow professionally and syempre kailangan natin expand yung horizon natin sa ating profession. And the only reason kaya ako nag-quit dito, actually guys, kung hindi dahil sa reason na to, hindi talaga ako mag-quit kay Berkshire kasi napakabait ng boss and okay yung trabaho, kayang-kaya natin yung trabaho. Pero the only reason guys kung bakit ako nag-quit, dahil guys, believe it or not, even before my graduation guys, nakasecure na tayo ng job offer to become an accountant or auditor guys sa isang malaking kumpanya dito sa Canada. And mag-start na guys yung bagong journey ko sa company na to this January. Kaya guys, kinailangan kong mag-quit sa trabaho ko ngayon. So with this new journey guys, dadalhin ko kayo guys from the start hanggang sa kung saan tayo umabot later on. Sana guys, nag-enjoy kayo sa video natin ito and ang gusto ko lang talagang sabihin sa inyo guys na dito sa Canada, although totoong maganda ang buhay dito, eh hindi siya kaagad-agad or hindi siya immediate or instant. Kailangan natin siyang panghirapan, dadaan tayo sa mga struggles, sa mga problema, ganyan, and everything. And kailangan lang natin maging matatag and yeah, magpursige lang tayo. And at the end of the day guys, makakamit nyo din yung gusto nyo makamit dito sa Canada. And again guys, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and stay focused in yung mga goals. And as always guys, I'll see you sa next vlog. Bye-bye!